Bus a day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Comfy Cavite Bay. God is true all the time. God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. Yan, salamat sa Diyos. God is good all the time, and all the time, God is good. Yan, salamat sa Lord. Salamat sa mga early viewers natin. We welcome you to our OPM, our online prayer meeting from Mondays to Fridays every 7 p.m. Yan, salamat sa ating mga early viewers, sa mga maagang ibon na lagi nag-aabang. Laging punctual ding may OPM tayo. At kumusta kayo sa ating day 1 ng prayer and fasting? Yan, dalangin natin na nakakasunod tayo sa ating piniling prayer at and fasting option. At batiin muna natin yung mga early viewers natin. Yan, good evening kay Faustina Dantes de la Cruz. Amen. Amor Villa Gomez Dizon. Good evening po, Sis Baby Ruth Villa Gomez. At yan, kay Kuya RJ. Good evening, welcome. Good evening po ka lang dyan. At ganun din kay Sis Joy. We welcome you. Good evening, good evening. Yan, salamat. At huwag natin kalimutan i-like and share ang Facebook video na ito para yung mga kapatid natin sa Facebook ay makapanood at itag din natin yung mga mahal natin sa buhay para maging sila makapakinig at makatanggap ng salita at tuturo ng Panginoon sa gabing ito. At syempre, napakadali na lang, isang pindot lang ng share button, magiging parte ka na ng ating digital evangelism. Kaya salamat sa Lord! At sa gabing ito, ang pag-uusapan natin ay ang focus on God's character. Kaya abangan natin yan. Marami-rami tayong pag-aaralan at matututunan sa gabi na to. Kaya salamat sa maaga nating viewers. At habang hinihintay natin yung iba nating mga kapatid pa, magsimula na tayo sa panalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Salamat po sa gabi na ito na ipinagkaloob nyo sa mga anak nyo. Salamat po sa pagkakataon na muli kami ay makakapakinig, makakapangaral at matututo na naman sa iyong salita. Dalangin po namin sa gabi na ito, sa oras na ito, ang pangunguna at pagsama ng iyong banal na Espiritu Santo. Dalangin po namin ay inihahanda mo na ang puso at isipan ng bawat isa na tumanggap, makinig, matuto at makaranas ng pagbabago sa pamamagitan ng pakikinig, pag-a-apply ng mga turo na matatanggap namin sa iyong salita. Ganun din po, Panginoon, ipinapanalangin namin ang mga kapatid namin na nahuhuli, nakakabala, nakakalimot, ang lalamig. Ano man pong dahilan na wala pa sila sa OPM namin ngayon, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ikaw pong pumilos upang makasama namin sila at matuto rin sa gabing ito. At ganun din po, pinapanalangin namin para sa bawat isa ang maayos at mabilis, stable na internet connection. Ikaw po, nagmamay-ari sa lahat ng ito, mapa-technology, mapa-internet, ikaw ang may hawak nito, Panginoon. Kaya nararapat lang na gamitin namin ito para ilaganap ang iyong gawain. At ganoon din po, salamat sa pagkat sa gabing ito, ito ay magpabago, magpapagaling ng mga anak. Salamat din sapagkat ipapaalala mo sa amin at bibigang linaw ang bawat isa kung gaano nga ba kalaki yung pagmamahal mo para sa aming mga anak. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang manguna, ikaw ang magturo, ikaw mangusap sa bawat isa. Maraming salamat po. Tinatanggap namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, salamat sa Lord. We welcome you everyone. Good evening kung kakarating mo lang, nasa OPM ka, our online prayer meeting. At every month from Mondays to Fridays, every 7 p.m. At babatiin muna natin yung mga kapatid natin. And good evening kay Princess Laksamana Veraya. Heart react din sa'yo. Gandun din kay Montoya Esmichal. Amen! With heart react din. Ganun kay Sis Noemi Calumarde. Calumarde family, good evening na may nanonood kayo. Ikaw din, Ethan. Manood ka. Ganun din kay Sis Celine Robilios. At kay Melody Paho. Shoutout sa'yo. Ganun din kay Alan Mendoza. Good evening sa inyo, mga kapatid. At sa gabing ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa isang katangian ng Panginoon. At itong aawitin natin,
syempre may kinalaman din to sa katangian ng Panginoon na pag-uusapan natin. At ang title ay sariling composition ng simbahan natin. At ang title niya ay Walang Katulad. Ito isang awitin kung paano nga ba ang pag-ibig ng Panginoon para sa mga anak niya. Ang pag-ibig niya para sa atin ay hindi basta-basta makikita sa mundo. Ito yung klase ng pag-ibig na walang katulad. At sa ating pag-awit, sa gabing ito, sasamahan tayo ng ating kapatid na si Sister Joy Paho. Yan, pati mo sila. Hello, good evening mga kapatid. Welcome sa ating OPM. Kakanta na tayo mga kapatid at yung lyrics, ipopost dyan sa ating comment section para makasabay din kayo sa ating pag-awit. Right. Uwitin natin ito mga kapatid. Walang katulad. Ito ang pag-ibig ng Diyos Ama natin. Nang ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ako at ikaw ay maligtas. Amen? Ito o ang pag-ibig ng Diyos. Ito ay walang hanggan. At uwitin natin ito mga kapatid. Sino nga ba ako? Sino nga ba ako upang iyong titigil? Nasa isip ko hindi mawawag. Nasa isip mo di ako nawawali. Sino nga ba? Sino nga ba ako upang iyong tanggapin? At hindi nawawali sa iyong panin. Diyang mapagmahal ang atin. Ika'y sadyang mapagmahal. Ama na walang hanggan. Amen. Ama na walang hanggan. Pag-ibig mo walang katulad. Binigay niya ang kanyang sariling hanggan. Sariling mo'y iyong binigay. Ang hanggan ng kanyang awa. Ang awa mo'y walang hangganan. Sabisig mo, lubos ang galak. Amen! Sing that again. Sino nga ba ako upang iyong ibigin? Ang sarap ng pagmamahalang Lord. Amen. Nasa isip mo di ako nawawali. Tinanggap tayo ng buong-buo ng Panginoon. Sino nga ba ako upang iyong tanggapin? At hindi nawawala sa iyong paningin. Ika'y sadyang mapagmahal. Hallelujah. Ama, sadyang mapagmahal ang ating Panginoon. Ika'y sadyang mapagmahal. Ama na walang hanggan. Ulitin natin yung kapatid. Ika'y sadyang mapagmahal. Amen. Ama na walang
hangganan. Sabi, sinip mo, lubos ang galaw. Walang katulad ang pag-ibig ko, Diyos. Pag-ibig mo'y walang katulad. Salamat sa buhay mo, Panginoon. Sarili mo'y iyong binigay. Walang handa ng awa. Lubos ba ang galak niyo sa Panginoon? Lubos ang galak. Amen. Lubos ang galak. Hallelujah. Lubos ang galak. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Salamat sa Lord. Yan. Salamat, Sister Joy. Yan. Good evening sa ating lahat. Yan. Good evening. Gihit na lang tayo ng onte. Yan. Salamat sa Lord. Yan. Yan. We welcome you to our OPM. Inaayos lang yung camera ng onte. We welcome you to our OPM kung kakarating mo lang. Nasa online prayer meeting ka ng Jesus Compi. And ako, si Brother Sai. Every 7 p.m. to. At kung kakarating mo lang at first time mo, huwag mong kalimutan i-type ang new blessing. Yan. Salamat sa Lord. Para ma-welcome ka ng mga kapatid natin sa pananampalataya. At yan, batiin pa natin yung mga kapatid natin na kakarating lang din. Good evening, sis Tita Lorna. Good evening. Good evening, Brother Huge. Good evening, Tita Regine Oleta Ocampo. Good evening, Mami Ading. Salamat. Yan, salamat sa Lord. At tumungo na muna tayo sa ating compi break. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yan! Thank you, Lord. Para sa ating OPM, sa ating trivia, ang tanong na sino ang nag-ayuno sa loob ng 40 araw sa ilang. At wala nang iba, nag-iisa, ang ating Panginoong Jesus. So kung C, letter Jesus, ang sagot mo, tama ka. At mababasa natin yan sa Mateo chapter 4, verse 1 to 2. Sabi dito, pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Thank you, Lord. Makikita natin dito na kung ang Panginoong Jesus nag-ayuno, nararapat lang na tayo mga tagasunod niya ay sundin yung halimbawa na ginawa niya at mag-ayuno rin. At isa pang nakakatawa dito kasi binanggit ng Biblia, siya'y nagutom. Kaya sa ating pag-aayuno, asahan na natin. Kailangan nating tiisin at tayo ay magugutom. Yan. Salamat sa Lord. Yan ang ating comfy break. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yan. Thank you, Lord. Yan. Congrats! Congratulations sa ating mga kapatid na tumama ang sagot sa ating compi break. At sa bawat mga kapatid pa natin na hindi pa nagsasagot, hindi nakasagot, meron pa yung mga susunod sa Tuesday to Friday. At kapag tumama yung sagot mo, magkakaroon ka ng chance na mapabilang sa lucky, kasama sa mga kapangalan na mapalad, na pwedeng maging lucky na mabubunot sa ating Sunday fellowship para sa ating raffle. At namimigay tayo ng mga prizes. Salamat sa Diyos! Kailan lang nanalo ko, pero hindi ko pa nakiklaim yung price ko na 300 pesos load. Joke lang, 330 pesos lang. Yan, at habang hinihintay natin yung iba, buksan na natin yung Bible natin sa 1 John chapter 4, verse 16 to 18.
At habang hinahanap natin yung Bible verse natin, meron tayong mga announcement. Yan, salamat sa Lord. At unang-una, syempre, huwag mo kalimutan i-like and follow itong Facebook page natin, Jesus Coffee Page, itong pinapanooran mo. Ayun yung page natin. At ganun din sa darating na January 24. Ito yung pinakahinihintay ng karamihan sa atin, yung face-to-face fellowship natin once a month. Pero syempre, meron pa rin safety protocols. Kaya kung hindi ka pa-updated dyan, i-like mo yung Facebook page para lagi kang may balita sa mga posts and announcements natin. At i-chat mo na yung mga servant leaders and si Mami Ading para makapag-register ka na bilang pagsunod natin sa IATF guidelines. At isa pa, huwag natin kalimutan yung YouTube account natin. Huwag mong kalimutan mag-subscribe pagkatapos ng OPM natin dito. Nandun yung mga OPM replays, Sunday Fellowship replays, at andun din yung Glow bango natin. Kung hindi mo pa napapanood, mahalaga at maganda na mapanood mo yun kasi napakaganda. Paniguradong mabuboost yung pananampalataya mo at may mga aral kang makukulot. Nandun din yung mga kanta natin sa ating YouTube account. At iniimbitahan din namin kayo kasi hindi lang OPM, napakaraming gawain natin sa simbahan na ito. Ang OPM from Mondays to Friday every 7 p.m. At pagdating naman ng Sabado, meron tayong Kids Church every 10 a.m. Yung mga bata na habang bata pa lang, maganda ipakilala natin sa kanila ang ating Panginoon para sa pagtanda nila, dala-dala nila yung aral na ibinigay natin patungkol sa Panginoon. Pagdating naman ng hapon ng Sabado, ng 4 p.m., meron tayong Zamba. We praise the Lord through dancing na pinapangunahan ng asawa ng ating pinakamamahal na pastor, ang ating napakaganda at napakasexy na si Sister Isabel Rosit. Kaya abangan natin yan. Meron pa mga health tips para sa ating panahon ng quarantine, hindi tayo tuloy-tuloy sa paglobo. Hindi naman masama, pero syempre, kailangan natin maging healthy. Yan, tanggap natin kahit ano pang body shape mo. Yan, at meron naman tayo, syempre, Sunday Fellowship. Yan, huwag natin kakalimutan yan pagdating ng Sunday, 10 a.m. tayo ng umaga. At kung nakita mo na sa mga kapatid natin, kung nakita mo na yung verse, mag-type ka na ng I am ready. At yan din, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa buhay ng ating mga kingdom partners na sa gitna ng pandemya, sa gitna ng pagkatuyo, ay patuloy na nagbibigay at sumusuporta sa simbahan ng Panginoon. At ganun din, salamat sa mga nagbigay na at magbibigay pa lang sa ating Operation Bangon. Ito ang ating church project kung saan ang simbahan ng Panginoon sa Jesus Compi ay nagdinais magkaroon ng sariling lupa kung saan permanente na tayo, mananatili, magkikita-kita para magpuri at sumamba sa Panginoon. Kaya magbigay na tayo para sa atin to at sa gawain ng Panginoon. At syempre, binabati at pinapasalamatan natin yung mga kapatid natin sa Compi Manila at ganoon din sa mga kapatid natin sa international, sa Compi Greece, Compi Canada, Chicago, Thailand, Macau, at syempre, onbawa sa mga kapatid natin sa Japan. Yan, salamat sa Lord. At huling announcement, sa simbahan na to, meron tayong mga small groups, ministry. At kung wala ka pa, i-chat mo yung mga servant leaders natin at sila ang tutulong sa'yo para mahanap mo yung ministry na para sa'yo. At iba-iba, marami. Meron tayong teens ministry, young pro, youth group, women's ministry, men's wow ministry na tinatawag natin Women of Wisdom. Ito yung mga kapatid natin, mga mommy and titas na mas mahaba na yung panahon na ibinuhay dito sa mundo. At meron din tayong worship and dance ministry. Kaya mga kapatid, asahan namin kayo sa mga small groups natin para hindi lang tayo tuwing 7 p.m. ng Mondays to Friday nakakapakinig. Meron din tayong pagkakataon na magsalita, magbahagi, at mag-update sa mga kapatid natin para mas lumalim pa tayo sa ating relasyon sa Panginoon. Kaya kung nahanap mo na, babasahin na natin. Sa 1 John chapter 4, verse 16 to 18. Sabi dito, "And so, we know and rely on the love of God as for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them." 17. "This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. 18. "There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love." Tamaan niyo ako sa maikling panalangin para sa pag-aaral natin ng salita. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagkat muli. Sa gabi nito, kami ay makakatanggap na naman ng iyong salita na magsisilbing gabay,
liwanag, kalakasan at pag-asa sa aming buhay sa pagpapatuloy pa namin na paglapit at mas pagkilala pa sa iyo. Kaya Panginoon, dalangin namin na sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ito pong mangusap, magturo, manguna sa bawat isa. Handa na po kami. Dalangin ko po sa bawat isa ng aking mga kapatid na nakikinig. Bigyan niyo po kami ng pagpapasyahan na unahin ka, na mag-focus sa iyo, na alisin ang mga distraction at ibigay namin buong atensyon sa pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. Ganoon din po, ikaw na po nagpapaalala sa amin sa mga pangalan ng mga mahal namin sa buhay na itatagpan namin para maging sila ay makapakinig at malaman kung gaano nga ba kalaki, kung ano nga ba ang pag-ibig mo para sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Sa gabing ito, magpapagaling ka, magbabago ka, at ipapaalala mo sa amin na kaming mga anak mo ay mahal na mahal. Maraming salamat po. Tinatanggap namin ang pagkatuto, ang pagbabago, at ang kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Yan, salamat sa Lord. Sa gabing ito, sa pagsisimula natin sa ating salita, bago pala yung salita, kumusta muna kayo sa ating first day ng prayer and fasting? Dalangin ko, nasusunod natin yung fasting option na pinili natin. At oo, normal yan na sa pagpapasting natin, may sumasakit yung ulo, may nagiging mas irritable. At isa lang katapat niyan, pag nakaramdam ka na ng gutom, tubig, panalangin, at pahinga. Kung di mo talaga kaya, umidlip ka. At ako nga, tulog ako ng tulog. Nagsimula ako sa first day ko. Kaya ito, lumalaban at dalangin kayo rin mga kapatid sa grasya ng Lord. Mapagtatagumpayan natin ito. Kasi isipin mo, 5 araw para sa 6 na buwan, maikli lang yun. Dahil wala naman talaga makakapalit sa laki ng pagsagot ng Panginoon sa mga panalangin natin pagtapos ito. Kaya tiyagain natin, tiisin natin at magpatuloy tayo. At magantipalaan tayo ng ating Panginoon sa pagkatsaga natin. Yan, balik na tayo sa ating word. Sa ating pag-aaral ngayon, magsisimula tayo sa isang tanong. Yung tanong natin ay, sino yung celebrity na sinusubaybayan o sinusundan mo ngayon? At bakit, syempre? Kahit sino celebrity, kahit sinong personality, sa kahit international pa yan. Basta tao. At bakit, syempre? At hintay natin yung mga sagot nyo. Pero habang hinihintay natin yung mga sagot ng mga kapatid natin, ay mag-share muna ako ng onting mga data sa ating research. At ang share ko ay yung 3 tao na may pinakamaraming followers sa Facebook. Kasi nasa Facebook tayo. Hindi sa Twitter, hindi sa Instagram. Kaya Facebook to, pinakamaraming followers sa Facebook. Unang-una, si Cristiano Ronaldo. Yan, meron siyang 124 million followers. Wow. So siya ang tao na may pinakamarami sa Facebook. Isa siyang sikat na footballer na naglalaro sa Portugal. At siguro kilala ng iba yan at sinusundan siya kasi magaling siya mag-football. At syempre, pogi. At meron pa siyang yung 6 na tinapay. Meron siyang abs. Meron siyang ganun. At sumunod sa kanya, ito naman. Si female singer na merong 109 million. Huhulaan nyo kaya. Siya ay si Shakira. Hindi lang ako masyadong familiar sa kanya hanggang sa sinerge ko yung pangalan niya at yung mga kanta niya. Si Shakira, yung kumanta nung sikat na kanta nung kabataan ko na laging sinasayaw ng mga kapitbahay ko. Yung Waka Waka. Alam niya yan. Stamina, mina, Waka Waka, Yan, ayun yun. Lagi yung sinasayaw ng mga kapitbahay kong batang babae habang tanghaling tapat tas walang ligo. Sinasayaw nila lagi. Sumunod sa kanya, si artistang lalaki, si Vin Diesel. Yan, hindi na umabot ng 3 digits yung sa kanya. Sa kanya naman ay 96 million. Pero malapit na rin mag 100. At sikat siyang artista sa kanyang movie, pinakahuli, yung Bloodshot. Pero mas kilala siya sa movie niya na The Fast and The Furious. Yan, basahin natin yung mga comment ng mga kapatid natin. Yan, sabi ni Kuya Yuan Torres, Kuya RJ, pinapalo daw niya si Cyril Serap. Ay! Kuya naman! Huwag naman ako, ibang tao naman. Joke lang, sabi niya, si Aloja and Christine. Hindi ko kilala yung Christine, pero yung Aloja, mukhang pinapalo niya kasi maganda. Tama ba, kuya? Hindi masyado. Hindi daw masyado. Yan. Sabi naman ni Gianlogi Danubo, si Jomar at Sachna? Hindi ko kilala yung kapatid. Pero sana sinabi mo kung bakit. Sabi naman ni Melody,
sinayon ng twice, basta po. Sabi lang naman, yung isa pa, sabi niya si Dio ng EXO, basta daw ulit. So, medyo familiar ako sa kanila, mga K-pop dancer and singer sila. At sabi naman ni Patricia, si Waka Waka rin daw. Yan, salamat sa mga sagot niyo mga kapatid. At oo, iba-iba, napakaraming tao. At iba-iba rin yung dahilan na pagsunod natin, na pag-follow natin sa kanila. Maaring dahil maganda, maaring pogi, o kaya may anim na tinapay, may six packs, o mas malalim, pwedeng mas malalim, mabait, humble, welcoming, at lahat sila pinapalaw natin sa iba't ibang dahilan. Pero ang pinakapunto, yung pag-follow natin sa kanila ay nagbibigay ng kasiyahan, ng encouragement, ng pag-asa sa atin, at nakakatulong para pansamantala makalimutan natin yung mga problema natin. At sa iba, salamat sa Diyos kasi yung pag-follow nila sa mga tao na yun ang nagiging dahilan para magpatuloy sila sa buhay. Salamat sa Diyos kung inyo nagiging daan. Pero sa ating mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya, merong isa na pina-follow nating lahat. At siya ay may katangi-tanging katangian na talagang kahanga-hanga para sa atin. At syempre, yung isa na yun ay wala nang iba kundi ang Panginoong Jesus. At sa buhay natin ngayong mga mananampalataya sa taong 2021, sa taon ng mga bagong simula, kahit ano pa yung mga problema, kahit ano pa yung mga pagsubok na haharapin natin, pwede pa rin tayong magkaroon ng pag-asa, ng kalakasan, ng kapayapaan at ng kagalakan at ng kalakasan para magpatuloy sa pamamagitan ng patuloy na pag-focus o pagtingin sa kung sino ba yung Diyos na pina-follow natin. Focus on God's character. Naalala ko tuloy nung bata ko, nung maliit pa ako. Hindi ako pinapalabas ng nanay ko. Shoutout sa'yo, Nanay Cynthia. Enjoy. Hindi ako pinapalabas niya nung bata ko. Hanggang doon lang ako sa looban namin. Bale mga kalaro ko, edi yung mga limitado lang, yung mga nasa looban lang din namin. At isa doon si Kuya Brian. Kinakapatid ko siya, anak siya ng ninang ko. At si Kuya Brian, mas matangkad siya sa akin, mas may edad siya sa akin nung panahon na yun. Kaya siya yung tinitignan kong kuya, kumbaga sa mga bata doon sa looban namin, siya yung leader. Talagang siya yung matinding leader. Ay, Kuya Brian, grabe yan, magaling yan, maangas yan. Tapos isang beses, tanghaling tapat, na nakalabas ako ng bahay. Kaso, dahil tanghali, wala yung mga kalaro ko. Siguro mga tulog ba, or pinapakain pa ng mga nanay. Ako, nakalabas ako. Ewan kung paano. Tapos pinapatulog ako madalas eh. Nakalabas ako noon. Tapos naisipan ko, wala akong kalaro. Lumabas kaya ako sa kalsada. E di syempre, wala namang nakatingin. Di rin nakatingin ng nanay ko. Lumabas ako. At dahil hindi ako pinapalabas ng nanay ko, alien ako sa mga bata sa kalye. At sila, alien din sila sa akin. Pero ako, nandun ako, naghahanap ng kalaro. E syempre, excited ako. Siguro kung may team song ako noon, ang tugtog noon, a whole new world. Syempre, bagong tao, bagong lugar, bagong muka, bagong laro. And excited ako. Paglabas ko, imbis na i-welcome nila ako, ang nangyari, inasar nila ako ng inasar. Pag-tripan nila ako. Di syempre, excited na excited. Lungkot, tas yuko, tas balik ako sa looban namin. Kunyari, wala nangyari. Lungkot ako, gara pala doon sa labas. Grabe mga asar yung mga bata. Tapos, sa paglipas ng mga araw, nagkataon, si Kuya Brian lalabas din sa kalsada. Eh di ako, sumunod ako. Eh di syempre sa paglabas ko, nakasama si Kuya Brian, hindi na ako nakatungo, hindi na ako nahihiya. Taas noon na ako, napitik-pitik pa yung ulo ko. Bakit? Sino mataba? Sabi mo sa akin nakaraan? Sino mataba? Ah, ganun ako. At sobrang lakas ng loob ko kasi nandun si Kuya Brian. At ganun din, ang puto mga kapatid sa buhay natin, mga mananampalataya. Sa taon na to, sa taong 2020, gano'n pa katindi, gano'n kalaki, gano'n karami. Yung mga problema, yung mga pagsubok na harapin natin, lahat yan, magmumukhang maliit kapag itinuon natin yung paningin natin sa napakalaking Diyos na kasama natin. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. At totoo, ang Diyos makapangyarihan, nilikha niya ang buong sanlibutan sa pamamagitan ng isang salita. Pero higit pa sa pagiging makapangyarihan niya, may isa pa siyang katangian na pag-uusapan natin sa gabing ito. At yun ay ang kanyang pag-ibig. Ayan, ang ating nag-iisa at unang punto. God is and has perfect love.
So nabasa niyo na to siguro kasi ito yung nasa manual natin sa prayer and fasting at dalangin namin sinagutan niyo. Sabi sa 1 John chapter 4 verse 16, and so we know and rely on the love of God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in them. Malinaw na malinaw na sinabi mga kapatid. Hindi ito gawa-gawa ng mga Kristiyano. Sinabi mismo ng Biblia, God is love. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Siya ang source ng pag-ibig. Siya ang pinagmumula ng pag-ibig. He is love. Siya mismo ang pag-ibig. At napakagandang balita nito sa ating mga Kristiyano. Bakit? Kasi sa mundong to na tinitirhan natin, ang mundo, walang ibang alam kundi receive, receive, and receive. Puro pagtanggap ang ginagawa ng mundo. Gusto ko ng pag-ibig. Akin na yung pag-ibig. Bigyan mo ako ng pag-ibig. Akin na yan. Atensyon, pag-ibig. Akin yan lahat. At bilang mananampalataya, napakagandang malaman na ikaw meron kang direktang supply mula sa source ng pag-ibig na hindi na uubusan. Sa madaling salita, dahil may Diyos kang pag-ibig mismo at siyang pinagmula ng pag-ibig, hindi mo kailangan umasa sa mga taong nagsasawa, nagbabago, nanlalamig, nauubusan. Dahil sa mundong to, kapag humingi ka ng humingi ng pag-ibig sa ibang tao, ano naman yung hinihingan mo? Hingi siya sa iba. Paano yung hinihingan niya? Darating at darating yung pagkakataon na merong isang tao o mga tao na wala nang mapagkukunan ng pag-ibig. At ikaw bilang Kristiyano, napakapalad mo dahil meron kang supply, direktang connection. Hindi mo kailangan umasa sa girlfriend o boyfriend mo para sabihin na may nagmamahal sa'yo. Hindi mo kailangan umasa sa Facebook para sabihin na maganda ka. Hindi mo kailangan laging patunayan na highest ka sa grades mo, na malaki sweldo mo para sabihin na may halaga ka. Hindi! Mahal ka ng Diyos! God is love, may direktang supply ka. At isang magandang bagay pa dito, dahil may supply ka, pwede kang magbigay sa mga taong nangangailangan. At nararapat lang naman, dahil ang Diyos ay pag-ibig, at nararapat lamang na tayo mga tagasunod niya ay makilala din dahil sa taglay natin pag-ibig. Ay, grabe yung magmahal yung tao na yan. Nag-uumapaw, pagkasama ko yan, pinapil ko yung pag-ibig. Kristiyano yan. Ang mga Kristiyano, hindi tayo, ay, pag nakita, ay, naaalala, inaway ako na to, ay, masungit to, ay, siniraan ako na to. Ang Kristiyano, hindi ganyan. At dalangin ko, wala nang ganyan nararamdaman ng tao pag nakikita ka. Dapat ang makita nila sa'yo ang pag-ibig ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. At nararapat lang na maramdaman din ng mga tao sa paligid mo ang pag-ibig ng Diyos mula sa'yo. Yan, salamat sa Lord. At isang bagay pa, sabi naman sa Jeremiah 31 verse 3, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. May nahulog, pero tuloy tayo, salamat sa Diyos. Yan, I have loved you with an everlasting love. So sabi doon, the love of the Lord for you is everlasting. Ang pag-ibig ng Diyos sa'yo ay magpawalang hanggan. Ibig sabihin, simula pa nung una, hindi ka pa nabubuhay, mahal ka na ng Diyos. Amen. Hindi ka pa nabubuhay, at kung mamamatay ka man, mahal ka pa rin ng Diyos. At kung may everlasting love, syempre, meron din kabaliktaran. Merong seasonal love na tinatawag. Pero ano nga ba yung seasonal love? From the word itself, seasonal by season, panapanahon, pabago-bago. Sa panahon na ganito, meron. Sa panahon na ganito, wala. Sa panahon na ganito, mahal ka. Sa panahon na ganito, wala, hindi ka mahal. At marami tayong kilalang ganito. At magbibigay tayo ng halimbawa pero huwag mo i-mention. May mga tao na seasonal love, mahal ka lang kapag Quincenas. Yan! Totoo yan! Maraming tao biglang mahal ka kapag sahod na. Mayroong mga tao na mahal ka kapag mangungutang. Pero kapag season ng bayaran, oh! Excited ka magbayad ah! Singil ka na. Wala pa, maghintay ka. Di ba nawawala yung pag-ibig pero na mangungutang? Pards! Mars! Ah! Alam mo, talagang kaibigan, mahal na mahal kita. Pwede ba mangungutang? Yan! Di ba? Kapag utangan, andun yung seasonal love, pero pag wala, tuyong-tuyo yung pagmamahal sa mga estudyante. May mga estudyante, may mga classmate ka na mahal ka lang kapag bago yung yellow pad mo. Naalala ko tuloy, nung elementary ako, mahal na mahal ako ng mga classmate ko kapag ako yung tinuro ng teacher, Sai,
maglista ka ng noisy. Yan! Mahal na mahal ako ng mga classmates ko niyan. Pag pinaglista ako ng noisy, mahal na mahal ako ng mga yan. At ganun din sa mas malalalim at mas seryoso pang bagay, may mga tao na mahal lang tayo sa kasiyahan. May mga tao na mahal lang tayo sa panahon ng kasaganahan. Pero paano yung mga panahon na tagtuyo, panahon ng kalungkutan? Dahil ang totoo, hindi naman tayo laging nasa ibabaw. Darating yung panahon na malungkot tayo, na natutuyuan tayo. Paano yun? Paano yung mga seasonal love sa paligid natin? Pero ang mabuting balita, salamat sa Diyos dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo, ang Diyos na pinananampalatayaan mo, ay hindi seasonal ang pag-ibig para sa'yo. The love of the Lord your God for you is everlasting. Mahal ka ng Diyos, magpawalang hanggan. At napakaraming tao ang dapat mapaalalahanan ito. Kailangan niyo mo paalalahanan na mahal ka ng Diyos, magpawalang hanggan. Hindi nakadepende sa Diyos, yung hindi nakadepende sa season ng buhay mo, yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Nasa season ka ng buhay mo, na sagana ka, nakapagbibigay ka, mahal ka ng Diyos. Nasa season ka ng buhay mo, na tagtuyo, wala kang mabigay kahit kusing, mahal ka ng Diyos. Nasa season ka ng buhay mo, na nahihirapan ka magbigay, mahal ka pa rin ng Diyos. At ngayon, nasa season ka ng fasting mo na nahihirapan ka sumunod sa option ng fasting na pinili mo, mahal ka pa rin ng Diyos. Hindi nakadepende sa season ng buhay mo yung pagmamahal ng Diyos sa'yo. Kaya kailangan mo maalalahanan, mahal ka ng Diyos. At kahit kailan, pwede kang lumapit sa Kanya. Kahit kailan hindi tatalikod ang Diyos sa'yo, Lord, kasi sobrang hirap na ng buhay ko, hindi magre-react ang Lord sa'yo ng, ngayon ko lalapit sa akin, ganyan season ng buhay mo, wala ka, walang-wala ka, ngayon lalapit ka. Hindi, mga kapatid, laging bukas ang pinto, ang mga kamay ng Lord para yakapin ka dahil mahal ka ng Lord, magpawalang hanggan. At napakaganda na sisimulan natin yung taon na to, ang taon ng mga bagong simula na isinasaisip na, mahal ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Kaya magandang paulit-ulitin natin sa sarili natin tuwing may mga pagsubok, may mga problema. Ay, ayun na naman. Ulitin mo sa sarili mo, ipaalala mo, mahal ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos. At ito, ang magandang bagay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sabi sa 1 John chapter 4, verse 18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Isang magandang dulot ng pag-ibig ng Diyos para sa atin ay pinapawi niya ang takot sa ating mga puso. Pinapawi ng pag-ibig ng Diyos ang takot sa ating mga puso. The love of the Lord casts out fear in our hearts. At maaaring isa ka sa mga tao na sa pagsisimula ng 2021 ay nakaramdam ng takot. At wala namang makakasisi sa'yo dahil totoo naman, kakaiba yung mga nangyayari ngayon. Ay 2020, may COVID, tapos pagdating ng 2021, meron namang variant ng bagong variant ng COVID na nababalik. Na talagang matatakot ka, syempre. Sunod-sunod yun eh. Wala pang vaccine yung sa 2020, tapos may bago na ulit. At pag nagkaroon ng bago, maaaring mag-lockdown ulit, magtutuyo na naman yung financial natin, malulugi na naman yung mga business, yung mga trabaho. Eh paano yan? Nabangon pa lang ekonomiya namin. Magsisimula na naman, talaga nakakatakot. Pero ito ang kailangan mong alalahanin. Ang pag-ibig ng Diyos ay pumapawi sa takot sa puso natin. At isang bagay pa na naririnig ko sa mga tao ngayon, yung taon na to, ang tawag nila hindi 2021. Ang tawag nila 2020 Season 2. Kasi daw tuloy-tuloy lang, may mga karagtugpan na mga masasamang nangyari. Pero kahit ano pa yan, Season 2, Season 3, Season 4, kahit anong season pa, the love of the Lord is everlasting and it drives out fear from our hearts. Kahit ano pang takot yan, kahit gaano pa nakakasindak yan, mahal tayo ng Diyos at yung pag-ibig niya ang nagbibigay daan para mawala yung takot natin dahil tinutulungan at iniligtas ng Diyos yung mga minamahal niya. At ito ang uulit-ulitin natin sa gabing to. Mahal ka ng Diyos. Wala kami lagi, kaya maganda yung paalala mo rin sa sarili mo. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Sabi naman sa Romans 8:35-39, mahaba-haba ito, pero napakaganda. Sabi, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble? Shall hardship?
or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered a sheep to be slaughtered. No! In all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Sinasabi ni Pablo, kapatid, kahit anong bagay pa sa nilikha ay hindi makakapagwalay sa pag-ibig ng lumikha sa iyo. Kahit sa kasalukuyan, kahit sa hinaharap, kahit gaano kalalim, kahit gaano karami, kahit gaano kataas, kahit anong kapangyarihan, kahit sinong tao, kahit buhay, kahit kamatayan, kahit mga anghel, hindi yan makakapagwalay sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. At napagandang malaman ito dahil sa mundong to, laging limitado ang pag-ibig ng tao. Sasabihin sa iyo, mahal na mahal kita. One call away ako sa iyo. Gasgas na yung linya na yan. I'm only one call away sa iyo. Pero paano kapag may nangyaring ganito? Madalas, karamihan, nawawala yung pag-ibig. Pero itong magandang balita sa pag-ibig ng Diyos para sa ating mga anak niya. Kahit ano pang dumating sa buhay mo, kahit ano pang mangyari sa buhay mo, laging nandyan ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. At para sa taon ng mga bagong simula, for the year of new beginnings, ano pang pwede nating katakutan? Ano pang pwede nating ikasindak? Malinaw na malinaw, mahal tayo ng Diyos sa ipag-ibig. At ang pag-ibig niya para sa atin ay magpawalang hanggan. At ang pag-ibig niya ay nagpapawi ng takot sa ating mga puso. At higit sa lahat, ang pag-ibig niya ay kahit kailan hindi mawawalay ng kahit ano sa buong nilikha. Wala nang pwedeng gawin ng kaaway para mawala yon. May isang bagay lang siyang pwedeng gawin. Ang magtanim na kasinungalingan sa isip mo at sa puso mo. Sasabihin niya sa iyo, hindi ka na mahal ng Diyos. Tignan mo yung kasalukuyan mong kalagayan. Wala at tagtuyot ka. Mahal ka ba ng Diyos? Hindi ka na mahal ng Diyos. Pero kapatid, ito ang katotohanan na sinasabi natin sa iyo ngayon. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka. Ito ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Mahal ka ng Diyos. Wala ka mang sahod, tagtuyo ka man nun ngayon. Mahal ka ng Diyos. Iwan ka man ng mga mahal mo sa buhay. Mahal ka ng Diyos. Eh, Brother Sai, ano kasiguraduhan ko na mahal nga ako ng Diyos? Eh, wala eh, tagtuyo eh. Di ba pag mahal ka, bibigyan ka? Ito ang sagot, mga kapatid. Sabi sa Romans chapter 5, verse 8. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Namatay si Kristo para sa atin habang tayo'y mga makasalanan pa. At isa to sa pinakamalaking pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin dahil binigay niya yung kaisa-isang anak niya. At hindi lang niya binigay. Nagtiis yung Diyos. Kataas-taas ang Diyos. Nagtiis para sa iyo, para sa akin na makasalanan. Na sa una't una pa lang, wala tayong pakialam sa kanya, pero tiniis niya. Para hindi tayo mapunta sa impyerno. Habang tinatanggap niya yung kalbaryo ng krus, habang nilalatayan siya ng mga latigo, ang nasa isip niya, ako, tayo, yung mga anak niya. Natitiisin ko to, wag lang mapunta sa impyerno to mga anak ko. Bilang patunay na mahal ko sila. At ito ang pinakamalaking regalo na pwede niyang ibigay bilang patunay na pag-ibig niya sa atin. Kaya mga kapatid, lagi mong tatandaan, may nagmamahal sa iyo, may namatay para sa iyo, at kahit kailan, hindi magbabago yun. Mahal na mahal ka niya, kahit hindi mo pa siya naiisip nung simula. Namatay na siya para sa iyo. Christ died for us while we were still sinners. Maaring isa ka sa mga tao na naamin mo sarili mo na may mga pagkakataon na nadadala ka sa mga kasinungalingan ng kaaway na hindi ka nga mahal ng Diyos, pinabayaan ka na ng Diyos, ang pagmamahal niya ay nakasalari lang sa mga pagpapala na physical na binibigay niya. Pero mga kapatid,
sa gabing to, pinapaalala ng Lord sa atin na mahal ka niya. Ang patunay ay binigay niya sa isa-isa niyang anak para mamatay sa krus at muling mabuhay para tubusin ka sa mga kasalanan mo. At bilang pagtugon sa pag-ibig ng Diyos, nararapat lang na tanggapin natin siya sa ating mga puso, sa ating mga buhay bilang Panginoon at kapagligtas. At kung ikaw yun, sabayan mo ako sa panalangin na ito ang gagaling sa puso at lumalabas sa bibig. Mama ko sa panalangin, sabi mo sa kanya, Panginoong Jesus, inaamin ko pong ako'y makasalanan. Inaamin ko pong napakarami kong pagkukulang. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng ito. Salamat po sa pag-aalay mo ng iyong buhay sa isang makasalanan na katulad ko. Salamat po sapagkat kahit na hindi kita inuna, ako'y lagi mong inuuna. At salamat po sapagkat hindi pa ako nabubuhay, napatunayan mo na ang walang hanggan na pag-ibig mo para sa akin. Sa mga oras na ito, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo po ako na magmula sa oras na ito ay mamuhay ayon sa pag-ibig mo. At iparanas din ang pag-ibig mo sa ibang mga tao. Maraming salamat po. Tinatanggap ko ang kapatawaran sa aking mga kasalanan at ang buhay na walang hanggan sa langit kasama ka. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Yan, salamat sa Lord. Kung sumubay ka sa panalangin natin, we believe na napatawad na ng Diyos ang lahat ng kasalanan mo. Nalimot na at kasama ka na sa mga anak niya, sa mga minamahal niya na iingatan, ililigtas at tutulungan niya. Kaya sa taon na 2021, sa taon ng mga bagong simula, asahan mo mga bagong simula ng mga magaganda at mabubuting bagay na ipapakita niya sa'yo. At syempre, open tayo. Handa tayo sa mga bagong simula din, ng mga bagong pagsubok at problema. Pero alam natin ang katotohanan na mahal tayo ng Diyos magpawalang hanggan. At ang pag-ibig niya ang magsisilbing daan para makapagpatuloy tayo na may pag-asa, may kagalakan, kapayapaan, at kalakasan para magpatuloy sa pumagitan lamang ng pag-ibig niya. At in 5 minutes, patapos na rin tayo. Samahan niyo ako, ipanalangin natin ang bawat isa at ang mga kapatid natin na may karamdaman at padalangin natin na lahat ng salitang natanggap natin ay may tanim sa ating puso at isipan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa tagumpay ng iyong gawain. Salamat po sa lahat ng salita, sa lahat ng pagtuturo na pinagkaloob niyo sa iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sapagkat na itatanim na ito sa aming puso at isipan. Na itatanim na ito at makikita ang bunga sa aming mga gawa, sa aming mga pananalita, sa aming pag-iisip. At makikita ng mga nakapaligid sa amin na kami ay patuloy na nagbabago at mas nagiging katulad. Salamat din po, Panginoon, sa mga gadget, sa maayos at malinaw, mabilis, smooth na internet connection na pinagkaloob niyo sa bawat isa. Salamat po sapagkat napakinggan namin at naitanim sa amin ang salita na nais kong ibigay. Ganoon din po, Panginoon, pinapanalangin namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, may physical na karamdaman, mental, emosyonal, spiritual, lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon, anumang pong mali na nangyayari sa kanila, sa katawan, sa isipan, sa emosyon, sa spiritual na buhay, sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, itinatama mo na anuman ang mga nagiging mali na gawa ng kaaway o ng aming kababayan. Dalangin po namin, Panginoon, na sa bawat isa ang patuloy na paglokob ng iyong banal na dugo, ang patuloy mong pagsama, ang patuloy mong pag-iingat na anumang virus ang lumitaw, COVID, o yung bagong variant ng COVID, Panginoon, salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nag-ingat sa amin ng 2020 at ikaw pa rin ang Diyos na kasama at mag-iingat sa amin sa new beginnings na taon na ito, Panginoon. Ganoon din po, ipinapanalangin namin ang puso ng bawat isa, Panginoon, mga kapatid namin na patuloy na umaasa, nang hihina, nang lalamig. Salamat po sapagkat ikaw ay Diyos na tapat at lagi kang tumutupad sa iyong mga salita. Naghihintay po kami
na nag-uumapaw na provision mo habang patuloy na sumusunod sa mga utos mo at patuloy na lumalapit at sumasama sa mga gawain mo. Kaya Panginoon, alam naming tapat ka kahit hindi kami tapat. Kaya patuloy kami maghihintay sa katuparan ng iyong mga pangako sa kagalingan, sa pagpapala, sa pag-aangat mo sa amin at sa pag-recover, sa restoration ng mga family, mga broken relationships at sa pagbabago sa aming mga sarili na inihihintay at pinapanalangin namin. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magbigay ng kalakasan sa paghihintay na pananampalataya namin na kahit matagal, hindi ibig sabihin hindi ka natutupad. Pag matagal, ibig sabihin, Panginoon, pinapasarap mo na sa mga ng aming kapatid. Kaya salamat po, Panginoon. Kami patuloy na aasa at magtitiwala sa katuparan ng iyong mga pangako. At ganoon din po, pinapanalangin namin ang mga kapatid namin na pumapasok, nagtatrabaho. Salamat sapagkat ikaw ang patuloy na magbibigay ng kalakasan sa kanila, Panginoon. At ganoon din po, pinapanalangin namin ang mga kapatid namin na naghahanap ng bagong trabaho sa iyong kalooban, Panginoon. Your will be done. Buong puso namin tatanggapin ang katuparan ng iyong kalooban. Kaya Panginoon, maghihintay kami. Patuloy kami mag-chatchga sa paghahanap at patuloy kami mananalangin kung saan mo kami ibibigay at ilalagay. At ganoon din po, pinapanalangin namin ang mga kapatid namin na nag-aaral, mga nag-online class ng mga estudyante. Panginoon, salamat po sapagkat hindi lang sa financial, kahit na sa buhay academic namin, buhay pag-aaral namin, ikaw ay nandyan. Ikaw ang aming kasama, ikaw ang magliliwanag, ikaw ang magtataas ng aming mga grado, ikaw ang magbibigay sa amin ng mabilis at maayos na internet connection, ikaw magbibigay ng pabor, lahat ng kailangan namin, Panginoon, ikaw ang magbibigay ng tulong sa mga mag-aaral sa pamilya mong ito. At ganoon din po, Panginoon, pinapanalangin namin ang bawat pamilya, Panginoon, sa mga panahon ng pagkukulang, ikaw po ang kumilos kung patuloy na mag-provide, Panginoon. Ikaw ang patuloy na asahan namin. Ikaw ang Diyos na 11:59. Ikaw ay dumarating, ang tulong mo ay dumarating sa oras na eksaktong kailangan namin. Tulungan niyo lang po ang aming mga puso na huwag masyadong mag-alala. At higit sa lahat, huwag na huwag mawawala ng pag-asa. Kaya Panginoon, salamat po sapagkat sa lahat ng mga bagong bagay na aabangan namin sa taon na ito, ikaw ang una namin aasahan at pasasalamatan. At ganoon din po, ipinapanalangin namin ang bawat isa, Panginoon, sa aming prayer and fasting. Salamat po sapagkat ikaw nagbibigay ng pagkukontrol at pagpipigil sa sarili. Salamat po sapagkat napagtatagumpayan namin itong 5 araw at matutupad namin ang fasting option na aming pinili. Tulungan niyo po kami na matanggihan ang bulong ng kaaway sapagkat hindi may kukumpara ang sarap ng gantimpala mo sa pagsagot sa aming panalangin kumpara sa panandalian na sarap na mararamdaman namin sa pagsuway, sa pagkain kapag kami nagutom. Kaya Panginoon, salamat sapagkat ang mga anak mo ay nagkakaroon na ng pasya, ng kalakasan ng loob at ng pagpipigil sa sarili na tapusin ng maayos, totoo at matagumpay. Nakikita mo kami, Panginoon, sa aming pag-aayuno. Tutupad kami sa pumagitan ng din ng grasya mo. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa lahat ng pagtuturo, pagbabago at mga pinagaling mo. Tinatanggap namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, salamat sa Lord. Yan, salamat sa Diyos. Tapos na tayo. Kaya salamat sa Lord at dalangin namin, tinapanalangin natin ang bawat isa sa prayer and fasting natin. Tapusin natin at maging totoo tayo. Hindi man namin kayo nakikita, pero nakikita kayo ng dapat makakita sa inyo. At yun ang ating Panginoong Jesus. Kayang-kaya natin to. Onting tiis, wala mo nang masasarap. Kaya natin to. Kaya natin to. Yan, salamat sa Lord. At sabay-sabay natin ideklara. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name. Amen! Matatapos natin ang prayer and fasting na ito ng matagumpay at totoo. Amen! Sabay-sabay nating sigaw. Power sa inyo, Messiah! Thank you, Lord. He is the King of Kings and the Lord of Lords. That is Jesus Christ, who loves you everlasting. Yan. Salamat. See you tomorrow.